Muli, magandang umaga mga bata. At sa pagpapatuloy ng ating aralin sa ESP Week 2, ang ating layunin ay nakapagpapanatili ng malinis at ligtas na pamayanan sa pamamagitan ng paglilinis at pakikiisa sa gawaing pantahanan at pangkapaligiran, wastong pagtatapon ng basura, at palagi ang pakikilahok sa proyekto ng pamayanan na may kinalaman sa kapaligiran. Ang video lesson natin ay nahati sa limang bahagi. Aralin 3, sumunod sa tuntunin. Aralin 4, ugaling Pilipino ang pagsunod. Aralin 5, kalinisan, nagsisimula sa tahanan. Aralin 6, magtulungan para sa kalinisan ng ating pamayanan. Aralin 7, ako, tagapangalanga ng kapaligiran. Dumako na tayo sa susunod na aralin. Aralin 5, kalinisan, nagsisimula sa tahanan. Ang pagpapanatili ng malinis na tahanan ay magkakamit sa pamamagitan ng pagtutulungan ng bawat kasapi ng pamilya. Ang pakikiisa ay makatutulong ng lubos upang mapagaan ang gawain ng isa't isa. Tingnan ang dalawang larawan at sagutin ang mga katanungan. Una, alin sa dalawang larawan ang gusto mo? Bakit? Pangalawa, nagpapakita ba ang napili mong larawan ng pakikiisa at pagiging malinis na tahanan? Pangatlo, bilang miyembro ng pamilya, ano ang magagawa mo upang mapanatiling malinis ang inyong tahanan? Isa-isahin ang mga ito. Pang-apat, ano ang iyong naramdaman o nararamdaman kapag nakikita mong malinis o marumi ang inyong bahay, pangatwiranan? Good job! Isang virtual na palakpak sa inyong lahat para sa pagbabahagi ng inyong kasagutan. Tandaan! Ayon sa kagawaran ng kalusugan, ang kalinisan sa loob at labas ng tahanan ay nakasalalay sa ating pag-iisip at disiplina. Mahalaga ang bahaging ginagampanan ng pamilya sa pagpapanatili at pangangalaga sa kalusugan ng bawat kasapi nito. Maisasagawa ito sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagtutulungan sa mga gawaing pangkalinisan at pangkalusugan sa tahanan. Sa pagiging malinis ng tahanan, kasama nito ang pansariling kalinisan at kalusugan ng katawan, isipan at damdamin ng bawat kasapi. Isa ring pinagtutulungan ang maayos na pangangasiwa sa kapaligiran, kung saan bahagi nito ang simpleng halimbawa ng maayos at maingat na pagtatapon ng basura. Ang pagkakaroon ng disiplina ng lahat ng mag-anak para sa kalinisan ng tahanan ay malaki ang epekto sa buong pamayanan at papalawak sa iba pang pamayanan. Inaasahang maisasabuhay ng bawat mag-anak ng may pagkakaisa para sa kabutihan ng lahat. Kaya naman, maging disiplinado sa lahat ng oras, mga anak.
na isakatuparan ninyo ng maayos ang mga gawain sa araling ito. Maaari nang maghanda sa susunod na aralin. Aralin 6, magtutulungan para sa kalinisan ng ating pamayanan. Ang pagpapanatili ng malinis na pamayanan ay makakamit sa pamamagitan ng wastong pagtatapon ng basura. Disiplina ang kailangan upang mapaganda ang ating kapaligiran. Pakinggan ang aking babasahing tula at sagutan ang gabay na tanong pagkatapos. Kalinisan sa aming paaralan. Dito sa aming masayang paaralan, binibigyang diin itong kalinisan. Pagtapon ng basura kung saan saan, hindi nararapat kaya dapat di tularan. Guro't mag-aaral ay nagtutulungan sa linis at ayos ng paaralan. Dulot nito'y ganda sa ating kalusugan. Siguradong sakit ay maiiwasan. Ang mga basura'y pinaghihiwalay, bulok at dibulok, tama ang pagkalagay. Ito'y disiplina na siya naming taglay, mithiin sa kalinisan ay siyang laging pakay. Narito ang mga gabay na tanong. Una, anong klaseng paaralan ang tinutukoy sa tula? Pangalawa, saan dapat nakalagay ang mga nabubulok at di nabubulok na basura? Pangatlo, bakit kailangang magtulungan ang mga guro at mag-aaral para sa kalinisan? Pang-apat, ano ang naidudulot ng kalinisan sa buhay ng mamamayan? Wow! Magaling ang pagbabahagi ninyo ng mga kasagutan. Tandaan, ang kalinisan at kaayusan ng ating pamayanan ay nagiging isang magandang tanawin at nagpapakita ng ligtas na lipunan. Bawat isa sa atin ay dapat maging responsable at pairalin ng disiplina sa kalinisan upang makamit natin ang kaaya-ayang tirahan at bayan. Ayon sa Metro Manila Development Authority o MMDA, ang lahat ng mamamayan ay dapat na magkatuwang sa paggawa ng solusyon sa mga problemang may kinalaman sa ating kapaligiran. Mapalad po ang ating barangay sa tulong ng ating pamahalaan sapagkat may katuwang tayo sa pagpapanatili ng kaayusan at kalinisan ng ating lugar. Ang paghihiwalay ng mga nabubulok at hindi nabubulok na basura at paraan ng pagtatabi at pagtatapon nito ay palagian nating ipinaaalala sa ating mga kabarangay. Ang waste management o tamang pamamahala ng mga basura ay dapat isagawa sa bawat mamamayang tulad mo na may malasakit sa ating kapaligiran. Mahalaga ang pagpakikiisa sa iba't ibang programang pampaaralan para sa pagpapanatili ng kalinisan, pagmamalasakit sa kapaligiran ng ating pamayanan at lipunang ginagalawan.
Para sa susunod na aralin, i-click lang ang video na ito o i-click ang link sa description area sa ibaba. Maraming salamat mga bata! Hanggang sa susunod na aralin! Bye!